kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ang sabi nga nila, ang buhay ay parang boxing lang. Minsan ay matutumba ka dahil sa mga pagsubok at problema. Pero may dumarating din namang pagkakataon na makakabangon ka at ikaw naman ang nakakapatumba ng pagsubok. Depende lang sa iyo kung ilang rounds ang kaya mong tiisin. Pero paano kung napatumba mo na sana ang pagsubok pero hinayaan mo na naman na lumakas pa sa iyo dahil nagpabaya ka, matalinghaga? Pero parang ganito talaga ang nangyari sa dating napakasikat at maabilidad na boksidor na si Rolando Navarrete. Nagkapangalan siya noong dekada 80. Inilagay niya sa mapa ang Pilipinas bago pa managawa yon ni Manny Pacquiao. Pero anong nangyari sa karera niya sa boxing at nasaan na siya ngayon? Matapos ang 18 taon at 5 buwan sa boxing, nagkaroon ng record na 74 fights, 56 wins, 15 losses at 3 draws. Nakilala si Rolando Navarrete na isa sa pinakamagaling na manlalaro ng boxing sa buong mundo bago pa man naging pambansang kamao si Manny. Kamao na ni Navarrete ang nagpatulog sa mga boksingerong galing sa kung saang panig ng mundo. Sa 56 niyang panalo, 33 dito ang ipinanalo niya ng pag-knockout sa kanyang mga kalaban. Ang record na ito ay lalaban sa naipon ni Manny na 72 fights, 62 wins, 8 losses at 39 na knockout sa loob ng 26 na taon. Mas marami pa sana siyang naipanalo kung hindi siya natigil ng maaga. Sa tatag ng mga suntok na tinatapon niya sa kalaban, hindi imposible na malayo pa sana ang kanyang mararating. Ano ba talaga ang nangyari kay Rolando Navarrete? Hindi man siya pinalad sa una niyang world title fight noong 1980 laban sa champion na si Alexis Arguello. Nang sumunod na taon naman, ay nag-umpisa kagad ang swerte niya nang makuha niya ang WBC Super Featherweight title ng dalunin niya, si Cornelius Boza Edwards. At simula noon, ay sunod-sunod na ang kanyang mga panalo sa loob at labas ng bansa. Ngunit noong dinipensahan niya ang titulo niya sa Las Vegas, Nevada, laban kay Rafael Bazooka Limon, at napatumba siya nito sa panghuling round, ay nagsimula na ding bumulusok ang karera nito. Napunta si Navarrete sa Hawaii dahil sa isang American promoter na nagdala sa kanya doon para mag-training. Pagdating niya ay nagsanay siya hanggang naging handa na para sa pakikipaglaban sa ring. Subalit, ang isang bagay na hindi maikakaila ng boksingerong galing sa General Santos City ay ang sobrang hilig nito sa babae na maaaring mas kinahiligan niya kaysa pagbaboksing. Ang nabuo niyang pangarap sa Hawaii at taon-taong pagsasanay ay nasayang lang dahil nakulong siya nang makonvict sa kasong sexual assault. Ang sentensya sa di umano'y panghahalay niya at pangingidnap sa isang hostess ay 20 taon. Hindi naman siya nagtagal sa kulungan sapagkat pinalaya din siya kaagad dahil sa humanitarian grounds. Na-release si Navarrete under parole matapos ang 3 taong pagkakakulong. Hindi naman naisalaysay ang mga kaganapan kung bakit napadali ang sentensya sa kanya. Pero may mga kwentong lumabas na hindi naman talaga pinagsamantalahan ni Navarrete ang babae. Ito ay parte ng palabas ng kanyang handler dahil ayaw lumaban ni Navarrete na bit-bit ang watawat ng Amerika. Pero kahit nakalabas siya ng kulungan, ay hindi na din siya pwedeng manatili sa Hawaii dahil ayaw na siyang tanggapin ng kanyang asawa doon. Umuwi si Navarrete sa Pilipinas at sinubukang magsimula dito. Puro luho lang ang buhay ni Navarrete nung nasa tayog siya ng tagumpay. Wala siyang naipundar. Mabuti na lang at may mga taong gustong magbigay sa kanya ng pagkakataon. Kung kaya't nakapaglaro muli ito, ang sports writer noon na si Ronnie Nathaniels ang tumulong sa kanya na makalapit sa byuda ni Flash Elordi na si Lara. Ito kasi ang nagpapatakbo ng gym ng yumaong kampyon. Tinulungan si Navarrete na makapagp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 
nakabangon dahil ito ang gawain ng isang mabuting Kristiyano kahit walang ibang gustong magtiwala dahil sa kanyang agresibong pag-uugali. Noong inaayos nila ang kanyang susunod na laban, nakasentro ang atensyon ni Navarrete. Sa sarili din niya naman ay gusto niyang manalo ulit at maiangat ang kasalukuyang sitwasyon. Ang sunod-sunod na mga laban ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makabangon muli. Umabot pa ito sa pagharap niyang muli kay Limon na siyang nagbabagsak sa kanya sa lona. Pero sa pangalawang pagkakataong nagharap na sila ay nag-iba na ang ending dahil siya ang itinanghal na panalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Umangat na naman sa buhay si Navarrete at unti-unti na naman niyang nakakamit ang mga pangarap niya sa buhay. Maliban sa pagboboxing ay nagkaroon pa siya ng pagkakataong umarte sa kanyang pelikula na Kambal na Kamao, Madugong Engkwentro noong 1988. Subalit, ang mga tagumpay na nasa kamay niya ay isa-isa na namang nawala. Pagkatapos niyang sumikat muli ay bumalik din ang kanyang mga bisyo. Mapusok si Navarrete at ang mga taong pumapaligid sa kanya ay hindi nakakatulong para mapabuti siya. Katagalan ay sunod-sunod na naman ang kanyang pagkatalo at ang masaklap ay sa mga lokal na mga boksingero at sa mga walang titulo na lang siya ikinakasa. Lahat ng nasa kamay niya ay unti-unting nawala. Kasali na dito ang mga relasyon niya. Isa sa mga kahinaan ni Navarrete ay ang babae. Nagkaroon siya ng 7 mga anak sa iba't ibang mga babae. Pero hindi lahat ay may maganda siyang relasyon. Iniwan siya ng mga kinakasama niya dahil may ugali rin siyang mapanakit. Isang rason kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang mga ginagawa ay dahil sa kanyang paggamit ng ipinagbabawal na bisyo. Ilang beses din siyang nahuling napasabak sa gulo. Naibalita noong February 14, 2008, kaarawan niya. Pero kamuntika na siyang matodas ng saksakin sa leeg ni Rakman Saliling. Nangungupahan si Saliling sa boarding house na pag-aari ni Navarrete. May isa pang pangyayari na nahampas naman siya ng tubo ng isang kapitbahay niyang babae. Di umano'y dahil sa nambastos ito, napabalita rin na nahampas ng shotgun ang kanyang binti ng isang security guard sa Fishport dahil na rin sa kanyang pagiging maangas. Ngayon, ang dating kampiyon ay nakatira sa General Santos City, pero ang kanyang buhay ay napakalayo kumpara sa buhay niya noon. Nakatira siya sa isang nabubulok at hindi natatapos na 2 andanang bahay mula sa kanyang pagboboxing. Ito siguro ang naiwan na pag-aari niya mula sa kanyang pagboboxing. Ito yung lugar na pinangarap niyang gawing boxing gym kung saan nagsasanay ang mga nangangarap na maging boksidor sa kanilang mahirap na syudad. Pinangarap niya din dati na makatulong sa mga salat sa buhay niyang mga kapitbahay. Galing sa mahirap na buhay si Rolando Navarrete na binigyan ng pagkakataon na umasenso dahil sa kanyang mga kamaong may lakas na higit sa normal na mga tao. Pero sinayang niya lang ang mga pagkakataong ibinigay sa kanya. Nagtiis si Navarrete sa mahirap niyang buhay kasama ang 2 niyang mga anak na lalaki na parehong ipinangalan sa kanya, si Rolando Navarrete Jr. at Rolando Navarrete II. Ang iba ay halos wala siyang komunikasyon dahil iniwas ng kanilang mga ina sa kanya. Isa sa mga anak niya ay sumunod sa kanyang yapak, si Rolando Navarrete II o ang tinatawag nilang si Toko. Gusto sana ng matandang Navarrete na maging kampiyon din ang kanyang anak. Subalit, lumalaban lang ito ng walang tamang ensayo. Nagsanay naman ito dati sa isang gym sa Cebu, pero hindi rin nagtagal. Nang bumalik na sa General Santos ay sumabak na lang siya sa laban ng walang ensayo. Sabi ng matandang Navarrete, disiplina at kompromiso sa laro ang magtutulak sa isang boksingero na maging matatag sa kanyang pagsasanay. Isang bagay na kinaiinisan ni Navarrete sa anak ay yung kawalan ng interes na magsanay. Basta na lang daw itong nakikipagbakbakan sa ring dahil may minanang galing at lakas. Tumatagal naman ito, pero malaki pa sana ang igagaling nito. Ang record ng binata ay may 48 panalo at 14 na mga talo. Kasabayan niya noon sa pag-iinsayo si Marvin Sonsona
Pero malayo na ang narating nito at naging WBO Super Flyweight Champion na. Ang batang Navarrete ay binabayaran lang ng 300 bawat laro. Ang masaklap, pati ang pangarap ng anak ni Navarrete ay namatay rin. Dahil noong September 24, 2019, binaril ito ng isang riding in tandem. Ayon sa kapulisan, may kaugnayan sa ipinagbabawal na bato ang ikinamatay nito. Katulad ng ama, ay nalulung din sa ipinagbabawal na bisyo ang batang Navarrete. Mahihirapan si Rolando Sr. na sawayin ang anak sa bisyo na siya rin mismo ay lulong dito. Kahit na aminado si Navarrete na gumagamit siya lalo na sa klase ng kanyang paghahanap buhay ngayon, ang dating lakas na ginagamit niya sa ring ay ginagamit niya sa paghila ng mga banyera ng isda sa fishport na siya rin tinitindan niya. Walang ipon at salat sa lahat ng bagay. May mga panahon pa nga na naghihintay siya na aabutan ng mga kakilala ng pera. Kapag wala na talaga ito, may isang beses din na binigyan siya ni Manny Pacquiao ng 2,000 para sa birthday niya na agad niya rin naman pinambili ng kwintas sa trilo. Mga simpleng luho na pinagsawaan niya lang dati. Marami talaga ang nanghinayang sa kanyang abilidad. Kung pagmamasdan mo siya ngayon, naghihirap at may diferensya pa ang mga mata na duling nang maapektuhan ng mga nerves dahil sa mga tama ng suntok. Noong nagmo-boxing pa ito, sa sitwasyon ni Rolando Navarrete, hindi mo masasabing mapaglaro ang tadhana dahil ilang beses niyang sinayang ang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Ikaw, magaling ka rin bang boksidor? Nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.